This is Nick's Shine Killer. Okay, start. Naglagay na ako ng moisturizer ko 15 minutes ago. Kasi gusto ko magsisink-in muna sa mukha ko yung moisturizer before ako mag-makeup. Ayan. I think like this one. This much? Kasi nung unang gamit ko to, diba sabi ko nung unang gamit ko, like, parang iba sa mukha, parang malagkit, ganyan. Dito kasi ako nag-oily sa aking T-zone. Kalat na natin lahat. I-rest muna natin siya like for 5 minutes para mag-sink in siya. And I'm gonna use my Real Techniques Beauty Blender. I like this. And I'm gonna use my Revlon Color Stay. Sorry sa gawat ko ha. Ito. Sana next time yung Revlon na ganito kung sakaling mag-change sila ng package. Gusto ko sana yung deep pump na lang, pump. Iaano ko muna siya. Warm up ko muna siya sa mukha ko. Actually, two-coated talagang gamit ko. Nakakadalawang coat ako pag ginagamit ko. Itong Revlon. Pagso ko ng coverage. Ang makeup ko ngayon simple lang kasi mag-review lang ako ng product. Yan yung makeup ko. Makeup for home. Ito ginagamit ko yung flat surface. Kasi gusto ko yung flat. Mas madaling makablend. And ito, pang dito sa ilalim ng mata. Okay. I think okay. Okay. Noon nakapaglagay na ako ng kilay, bako naman tayo sa aking mata. It's time na maglagay para dito. Anyway, binili ko to. Ang nagawa natin is clean color. Binili ko sa beauty local store. Ang ginagamit ko talaga na pang primer sa mata ko yung e.l.f. I like e.l.f. sa NYX Illuminator. Anyway, hindi pa ako naglalagay ng ano ha, ng tago. Hindi pa ako naglalagay ng setting. Tingnan natin. Kailangan manipis lang. And, i-warm up ko muna dito. And, salamin. And, sweat. Hi guys! I'm back! Ito na, ang video ko habang nagme-makeup ako. First, this one. NYX Shine Killer. First, nung pinahit ko siya sa mukha ko, very silicone-y. Ito man sabi ko, sa unang pahit talaga maganda siya, kung small amount lang. Huwag niyong dadamihan. Kung meron kayong ganito, ang bali para sa akin, ang technique na para hindi niyo feel na parang malagkit ang mukha ninyo, na parang makapal ang makeup, manipis lang ang ilalagay ninyo. Okay? Mamaya, babalik ako
about dito sa final thoughts ko. Next, this one, NYX Liquid Illuminator Born to Glow, sabi. And sabi na mag-i-illuminate ang ano, how to use, wear alone or pair with makeup to instantly highlight and enhance wherever it is applied. Sabi, nung ginamit ko siya unang pahid ko ha, like, parang hindi ako kontento, isang tuldok lang hindi ako kontento, parang ang konti, so dinagdagan ko. Habang pinapahid ko siya, napansin ko talaga, maganda siya sa mukha. Like, kala mo meron ka ng extra blush on na parang, you know, highlighter na parang bronzer ang dating, ganyan. Pero, habang pinapahid ko siya, kasi ako meron akong pores, hindi siya maganda sa may mga open pores. Meron akong mga open pores dito na hindi naman totaling malalaki, like, sabi natin small, medium, large, nasa medium ako. Hindi siya totaling malalaki ang pores ko rito. So, habang pinapahid ko siya, napansin ko na, ano, hindi siya nagkaklag, pero parang hindi maganda sa may mga open pores to. Para sa akin, hindi siya maganda, lalo na pag in-apply siya. Meron pa kasi isang gantong kulay eh, na bibilin ko ngayon sa ano, next time na panagpunta kami sa Ulta. Bibang pala, NYX Shine Killer eliminates the look of excess oil and shine, leaving skin looking matte and fresh all day, can be worn over, under, or without makeup. Pwede mo siyang gamitin kahit wala kang makeup, kung sa bahay ka lang, tapos kung very oily yung skin mo, pwede mo siyang gamitin. Mapapalay na lang ginawa ko, ano? Hindi na sana ako nag-makeup. Ito na napilahay ko, di ba? Pero mas maganda na kung may makeup para, syempre yung ibang girls dyan na mahilig lumabas at mag-makeup, di ba? E di mag-makeup ka, kaya nag-makeup ako para malaman kung tatagal ba siya. And karamihan sa girls, marami nang gumagamit ng Revlon na to dahil napakaganda talaga nito. And, take ako for my final thoughts. Okay? Bye-bye. I love you guys. See you later. Guys, I'm sorry. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. 11:45 na dito. 11:45 a.m. Okay? Sasabihin natin, titignan ko yan mamaya kung anong oras na. Makeup ko kung malulusaw ba after 3 hours. Are you curious? Kung hindi, ito ang para sa inyo. NYX Shine Killer. Okay? Babalik ako kapag nararamdaman ko ng oily na mukha ko. Bye-bye! Hi guys! I'm back! Okay. Nag-start ako ng matapos ako mag-makeup kanina. Natapos ako ng 11:40. Then after that, nagluto ako ng spaghetti. And kumain ako. So, yung dito ko medyo oily because beef yun. So, ang dami kong nakain. Oh my God, I ate a lot. Then, yeah. Ngayon lang ako nag-oil. It's already 8:29. Almost 8. Oh, almost. Yeah, kasi 11:40. So, 8 hours akong hindi nag-touch up. Sa camera, hindi nyo nakikita na may oily ako. It's dito. This one. Binili ko to sa Daiso, Japanese store doon sa California. Sa LA. Magbablot ako. And ito, ordinary blot. Ordinary sheets lang to. Manipis lang talaga siya. As in manipis. Hindi siya katulad ng ibang blotting sheets na makapal. You know. Okay. Pagkita natin. Wala akong touch-up, guys. Manipis lang itong blotting sheets. At kung siguro baka maka ano ko rito. Baka dalawa lang. Gamit ko yung ilaw ko rito kasi. Ibang ilaw to eh. Itong ilaw to ginagamit ko kapag limbawa, trip ko maglinis ng nails sa gabi. Ito, meron akong ilaw pang gabi. Kaso nga lang, hindi siya white eh. Color, ano siya? Yellow. Nakita niyo yung T-zone ko. T-zone ko, ito. Dito, nag-oily dito. Yan yung sa kilay ko dito. And yung ilaw.
Kaya yung dito ko, cheeks ko. Isa na. Isa. Meron siyang konting transfer effect. Then, try natin muna. Hindi marami to eh. Oops. 200 pieces siya. $4.50. For $1.50. 200 pieces na siya. Okay. Kasi ito ang pangili. May kilay. Nag-transfer. Nag-transfer yung kilay ko. Look. Crazy. Okay. Tsaka tayo ngayon nag-touch up. After 8 hours, ngayon lang mag-touch up. About this one. Kaya? Ayan, tak-tak. Tak-tak ng paganto para pumasok sa loob. Ooh! Then, ganyan lang. Tsaka mo siya ngayon kakalat. Ganito kasi ako mag-powder. Nakita niyo ba yung blush on ko? Meron pa rin. Like this blush on. Okay. And, okay, bali 8:34 in the evening. Okay. Balik tayo para sa last report. Hey guys, I'm back. I'm back. Now it's time to remove my makeup because ba't ako nag-i-English? Okay. Time na para burahin ko na tong makeup ko kasi nag-makeup ako simula pa kaninang 12 o'clock. Okay. 12 o'clock. Anong oras? 12 o'clock. Tapos nag-touch up ako ng 8 o'clock. 8 o'clock. Tapos, anong oras na ngayon? It's already 11:20. Okay. 12 to 11 p.m. 12 p.m. to 11 p.m. Tapos, 12 a.m. na. Ilang oras ako naka-makeup, diba? Isipin nyo, pagkatapos ko mag-makeup, nagluto ako ng spaghetti, pagkikilos ako, tapos, pagkatapos ko magluto, kumain ako, kumain kami ng anak ko, pagkatapos, umupo ako sa table, and tumutok na ako sa laptop ko. Laptop, do my research, do my editing, nag-edit-edit ako, you know, sa mula, 1 o'clock, kasama na yung pagpapakain ko sa anak ko, and yung pagkakain ko. Simula, 1 hanggang 8, nakaupo lang ako ha. Kaupo na lang ako. Tapos talakad, tatayo-tayo, syempre, para galaw-galaw din pag may time. So, hindi ako masyado nag-release ng oil. Okay? Hindi ako masyado nag-release ng oil. Kaya naging touch-up ko is 8 o'clock. Bali, 8 hours akong hindi nag-touch-up. Excuse me. Hindi ako nag-blot. Simula 12. Nag-blot lang ako nung 8:26 kanina yung huling film ko, yun ang huling blot ko. Tapos ngayon ulit, kung iisipin mo, ilang oras ba? 12 to 11, it's like 11 hours. So 11 hours ako naka-makeup. Itong NYX Shine Killer is very good, highly recommended, highly recommended. I like it. Kung merong NYX sa SM, buy one and try it. Nag-work sa akin, I hope mag-work sa inyo. Syempre, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng skin type. Diba? But I hope mag-work sa inyo itong Shine Killer. Kasi talagang maganda siya sa mukha. Kasi, nung pag sa Revlon lang, yung Revlon Color Stay, hindi ako gumagamit ng primer. Moisturizer lang ang ginagamit ko. So, pag ginagamit yung Revlon, ano lang siya, yung mga after 4 hours, nag-oil na ako, nag-i-egg, naglalabas na ako ng oil, nag-re-release na ng oil sa mukha ko.
So, nagbablot na ako noon. Blot lang, pero hindi ako nagka-touch up. Pero dito, malaking tulong siya. Inabot ako ng 8 hours. Doon lang ako nag-blot and nag-touch up lang. Yun lang, nakita nyo, nag-touch up lang. Setting powder lang ulit. Maganda siya. Promise. Maganda. Try. Okay? And this one. Ito ay para sa mga makikinis ang mukha. Like teenager, baby skin. Sa akin, gagamitin ko to kapag lalabas lang sa gabi. And kung sa umaga ko siya gagamitin, pwede ko siyang ihalo sa foundation na may konting ganito. Hindi ko siya i-stack. Magagamit ko pa rin siya kapag punta kami sa party, like pag birthday party. Sa gabi dito kasi, sa gabi, ginaganap ng mga Pilipino ang birthday nila, ganyan. So, gagamitin ko siya. Hindi ko siya i-stack lang. Bagay sa inyo to, sa mga makikinis sa mukha. Kung meron kayong pores dito na marami, huwag niyong gamitin sa umaga na pang-i-highlight niyo. Ihalo niyo na lang sa foundation para konting glow lang siya sa mukha. Okay? This one, I like this one. Hindi siya patapon. You know, hindi siya patapon. Maganda siya. Promise. Maganda ang pigmented niya. Maganda sa balat. Kaya nga siguro ganito mukha ko. Kala niyo oily. Ganyan. Hindi siya oily. Dahil dito siya. Dahil meron pa ako dito. Diba naglagay ako dito? Dito and dito and dito. Naglagay ako kanina. Kaya ganito ang mukha ko. Parang glow siya. Dahil dito. Maganda siya sa camera kung ganito ang ilaw. Ganyan. Pero sa umaga, makikita talaga sa mukha mo yung pores. Try nyo rin to. Try nyo, lalo na yung mga gustong baba, lalo na sa mga dry skin. There you go. Sa mga dry skin ng mukha. Kung gusto nyo ng konting glow sa mukha nyo na, ito ang gamitin nyo. Pang glow. Okay. Naputol yung video ko. Napul na pala yung memory ko. Napul na yung aking SD card. So, ito naman sabi ko. Buy this. Sa mga dry skin, and sa mga smooth skin, sa mga teenager na makikinis sa mukha. Perfect. This one, sa mga oily skin like me, this is for you. Okay? Oily skin ako, very oily skin ako, pag nasa labas ako ng bahay. Pag nandito ako sa loob ng bahay, half, hindi siya masyadong oily kasi aircon ang bahay. So, hindi ako masyadong nagre-release ng oil. Okay? Try this one and this one. Bye-bye, guys! Good night! Tulog na kami, kaya mag-erase na ako ng erase. Magre-remove na ako ng makeup ko. Okay? Bibili ako ng bagong ilaw. Because I hate that ilaw. Masakit sa mata. Hindi ko gusto. Okay? I love you guys. Bye-bye.